Bangbobs. Bangbobs. Oh, hindi. Good morning, Mr. Bangbobs. Si Agnes andyan? Wala eh. Marami din sa lalakarin. Gusto niyo po? Oh? Wala nagkakape. Drew, dito muna ako ah. Tutulong na lang ako sa pagtitinda. Oo naman. Dapat talaga ako nalang naging escort mo eh. Malay mo kung sumaya ako may saklay. Baka nakuha pa natin yung simpatsya ng mga judges. Baka pananalo pa tayo. Alam mo, kung sumayaw tayong nang nakaganyan ka, malamang dalawa tayong may saklay ngayon. Oh, ano palang sabi ng bisita mong ungas? Nag-sorry man lang ba? Oo. Oo, anong dahilan niya? Ayaw ko. Hindi ko alam. Ayaw ko na lang muna isipin. Sigurado, magpapalusot na naman yun. Magdadahilan. Baka ako mag-ibento yun ang kwento yun eh. Kung ako sa inyo, patapusin nyo ng trabaho niya sa bukid. Para makalis na. Sige na nga, hindi na kita pahihirapan pa. Nagkwento kasi si Mang Bangki kahapon, kaya napa-teary-eyed ako. Hindi kita matiisi, kaya bati na tayo. Okay na, we forgive you na naman eh. Salamat na. Okay lang, ano ka ba? Sandal! Po? Pakitulungan mo nga ako, sandali. Sige po! Ayan, yeah. Ayan! Ayan, salamat! Toy, baka ako din, pwede mong tulungan. Sige po! Teka! Dapat mauna ako eh! Tulungan mo ko rito, halika rito. Ay, di, pagkatapos sige po! Ito muna, ito muna! Oo! Baliin mo boobs. Ito! Oh. Galing! Oh. Sige na, sila naman! Sige! Kahit kayo lahat pa! Oh. Sana ako? Pakipigil mo lang dyan, ha? Ito po! 1, 2, 3! Sigurado ka bang gusto mong kunin yung 60,000 mo? Akala mo, usapan natin dati, itatabi mo natin yung pera. Kasi siyempre, we need capital for our next events. Parang paikot natin yung pera natin, di ba? May kailangan lang ako bilhin. Alam kong pera mo pa rin to, pare, pero saan mo siya gagamitin? Ibig sabihin, gagast ka para sa kanila. Oo, oh, ito na naman tayo. Ang daming tanong, ang daming opinion. Bro, alam mo, believe ako sa'yo. Dati wala kang pake sa kanila eh. Ngayon, kung ano yung katiting na meron ka, gusto mo na rin ibigay. Oh. 60,000. Kompleto na yan. Salamat, pare, ah. Sabi ko ni Nang Kikay, maganda magtayo ng business sa beach resort. Maraming bikini babes, maraming turista. Di tulad dito, yung mga tao, balot na balot. Ano nga yun? Sabi ko, gwapo-gwapo ko. Sobrang gwapo ko. Nabingi ka na. Siguro nga. Si Xander yan, no? Di ah! Bakit ko naman maiisip si Xander? Eh, di ko naman iniisip yun eh. Tsaka, bakit ko naman siya maiisip? Oo nga. Di mo nga iniisip si Xander. Di mo nga nabanggit yung salitang iniisip eh. Nay! Pasensya nga, isang balot! Bilis! Oh, pahinga muna tayo dito. Ay, naku, Buboy. Bukas nyo na i-deliver to. At baka gabihin lang kayo. Buti pa nga. Bukas na lang natin naman pa tayo. Buhat na naman ba tayo bukas, Mang Bobs? Ano pa nga ba? Hindi naman lilipad itong mga inani natin papunta sa city. Ano na naman si Tabi yan, oo. Anyway, where is Xander? Eh, nagpaalam kanila, may pupuntahan daw siya. Shepard! Ay! No! No! Is it a plane? No! It's Superman!
Thunder! Saan mo na naman dyan? Ilan ka lima ba yan? Hindi mo mang boobs. Mula ngayon, sa Tagala preso ng truck na to! Pasensya na, ha? Second hand lang. Di ba, kahit tenda niyan, no hand dyan. Puro pit yan. Pwede na yan! Nananagibibiyata ako. Hayaan mo tampalin kita para mag-isip ka. Ano po? Ano ba na itin natin? Ano po? 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 So you're the brother of Alex's ex-wife? Pero ngayon, nandito ka sa kumpanya nila. Isn't that weird? Maybe. But as you can see, ganun ka professional ang mga grande. Well, I agree. Business is business. Sana lahat ng babae katulad ni Bettina. Walang hangap sa mga past ng partners nila. Sayang, no? Nasa Manila pala siya. I was looking forward to seeing her. Baka namang pinauwi na ni Alex kasi bantay sarado sa kanya. Well, actually, we're not here to talk about our personal lives. Inibitahan namin kayo because we want to buy your land. All we want to hear is a yes or no. Other than that, wala na tayong dapat pag-usapan pa. I wasn't informed about this agenda. And if you want to know my answer, Alex, it's a no. Our land is not for sale. Excuse me. Excuse me. Julius, pwede bang iwan mo muna kami ni Alex? Sure. Kamusta na ho yung paa ni Mang Boobs? Ubo, okay na. Madalang na ang pagkirot ng kanyang pulikat. Oy, okay na si Buboy. Konti na lang ang pulikat. Paminsan-minsan. Eh, kung kumambyo kasi, tumapak sa pedal. Akala mo, lalaban sa racing. He is just excited for our brand new second-hand car. Teka. Ano ba yung susi? Pa-test drive naman. Sige. Tama na. Baka maging dalawa pa pasyente ko. Bukas na yan. Magpahinga na tayo. Ay, nako. Talagang hindi na maitatago yung kasiyahan namin, Sander. Kaming lahat ay nagpapasalamat ng lubos dahil sa malaking tulong ng multicab na naibahagi mo. Pero sobra-sobra to, Sander. Ay, naku! Hindi ko na huwag maibabalik yan. Sander, totoy. Ang ibig sabihin ni Kasebio, sobra-sobra naman kung tatanggapin namin yan ng walang bayad. Kaya hayaan mo kaming maghulog kahit paunti-unti para mabayaran namin yung multicab. Dahil yun din naman ang gusto ni Agnes kung andito siya. Nasira ko po yung truck niyo. At hindi ako nakaabot sa Estroberia. Kaya tama lang, nagawin ko ng paraan problema yung sa pagdi-deliver. Ito talaga naman ho. Hit pa nga sa value niyo nang naibigay niyo sa akin eh. Kaya dahil dun, nagpapasalamat po ako sa inyo. That's so touching na mo! Kaya please ho, tanggapin nyo na po yun ang buong buo! Kakaya ang ginawa mo. Pinalaki ba kitang bastos? I'm sorry, Ma. Ayoko lang pinag-uusapan sa Bettina. Just because of that, you blew our chance of making business with the Saavedras. Just because of that stupid Bettina, na iniwan ka. Fix this. Ayusin mo sarili mo. Dahil dyan sa babaeng niya, nagka-leche-leche buhay mo. Pang! Kanina yung truck na nakaparada dito sa labas? Para sa inyo talaga to. Tuwang-tuwa nga silang lahat eh. Siguro, ipaparepaint lang natin to ng yellow. Kasi diba, favorite color mo yun? Hindi mo naman kailangan bumili ng truck eh. Gusto lang talaga makabawi sa'yo, Agnes. Because I'm really, really sorry na hindi ako nakaabot sa Estroberia. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Pero ginawa ko pa rin ang lahat.
Pero magalit sa akin, oh. Patawarin mo na sana ako. Please. Okay. Kung yun ang kailangan mo, okay na. Agnes. Nay, asan po si Papang? Ah, nakatulog. Hinilot ko yung binte kasi grabe yung kanyang pulikat eh. Ganun po ba? Sige, salamat po ha. Sander. Sige po, mauna na ako. Agnes? Nay Mirasol? Kumain na po ba kayo? Sabayin niyo na po ako. Ah, kumain na kami ni Nick Nook eh. Pero sige, samahan kita. Sige po. Anak, napatawad mo na ba si Sander? Nag-sorry na ho siya kanina. Sinabi ko naman ho na okay na. Okay na talaga. Sinabi niya rin po na hindi naman niya sinasadya. Na ginawa naman daw talaga niya lahat. Naiintindihan ko naman po. Agnes, ang nagpapatawad, hindi labas sa ilong. Kilala kita, anak eh. Alam ko na nasaktan ka dahil hindi natupad ni Sander ang pangako niya sa'yo. At alam ko rin na nahihirapan kang ibalik lahat sa dati. Pero alam mo yung natutunan ko nung lumawas ako para puntahan ang nanay ni Nick Nook? Akala ko po ba patay na yung nanay ni Nick Nook? Ay, nako, yung kapatid kong yun. Hindi kasi siya handang maging isang ina. Kaya pagkapanganak niya kay Nick Nook, iniwan na niya. Lumayas, umalis. Wala na akong nabalitaan. Nakala ko nga din, patay na siya. Pero, ayan, nagkasakit, tumawag. Humihingi ng tawad. At sabi niya, huwag ko na raw siya ipakilala kay Nick Nook dahil mamamatay na rin daw naman siya. Kahit makilala man lang siya ni Nick Nook? Nakakalungkot, pero yun ang desisyon niya eh. At pinatawad ko siya ng buong buo kahit galit ako sa kanya sa pagiging irresponsable niya. Para na rin kay Nick Nook. Kasi alam mo, Agnes, may mga pangyayaring hindi mo talaga kayang pigilan. Morning. Bago umalis si Mang Hubs, kasama si Mang Damian. May dinidiri daw kasi sa... Alam ko. Anong ginagawa mo dito? Uy! Nagpaalam kay Mang Hubs, ha? At paghahanda ka ng almusal. Tara na. Kaya nga na. Busog pa ako. Gusto mo breakfast in bed? Ah, sige pa sa ayaw ko nandito, ha? Kung magutom ka, nandito lang. Okay? Okay. Na-miss ko naman sa farm si Superman. Bakit kaya hindi siya natin dumaba ngayon? Ay! Kaya naman pala, labandera ng taon ang peg. Ay, mga damit ko to ah. Exactly. Tsaka yun yung mga kordina at kumot nyo. Eh, bakit mo pinapakaya naman yung mga damit ko? Libreng laundry. Ayaw mo? Hindi mo dapat pinapakaya naman yung mga damit ko dahil kaya ko naman maglaba. Eh, gusto ko tayo paglaba eh. Eh, ba't mo ba ginagawa to? Sorry. Diba nga, okay na? Hindi eh. Hindi yun ang nararamdaman ko eh. Kaya hindi ako titigil hanggat di totoong pinapatawad mo ako. Chanter, wala ka nang kailangan gawin. Diba sinabi ko na nga? Okay na.
Superman, sa amin maraming labad, ah. You want? Ah? Si Ag... Arte-arte? Pero tinutupi naman. Ito yun eh, sayang mo. Oh, ba't ang sungit mo kanina? Ganun naman ako kahit dati pa, di ba? Oo, nung mag-aaway pa kayo ni Sander. Pero ngayon, iba na naman na si Superman. Okay naman na kasi. Hindi na kailangan gumawa ng kung ano-ano pa. Kasi naiirita ka. Kasi hindi naman na kailangan. Kasi feeling mo magiging close na naman kayo. Kasi hindi naman the requirement na maging close ulit. Oh, bakit? Nabasa ko na to eh, sa kanapanood. Ang alin? Yan! Pag ang babae, minsan pakipot, dalawa lang ibig sabihin yan. Kinikilig o kinikilabutan. Anon ka doon? Ay naku, absurdan ka man. Tila pang panunutom. Tarupam. Ang gusto ko lang, tahimik na at wala ng expectations na kahit ano sa kahit na sino. Pero aminin mo, A for effort kay si Sander. Ayan, siguro hindi na tayo makita ni Agnes dito. Eh bakit? Nakikipagtaguan ba tayo? Alam ko dito. Okay. Let's go back to our agenda. Operation Agnes and Sander forever. O teka! Pagbabati lang yan! Walang forever! Di ba ako si Sander? Ako naman. Eh, di pa may loves mo yun. Say yun eh. Oh, sige, baguhin natin ha. Oo, yan. Operation Agnes and Sanders, friends forever. Ayo. Oh, but hard pa rin yan. Okay. You listen, ha? Left ear and right ear joins together equals friends forever. Kasi ang friends always there to listen. Wow! Naayunusot pa! Palayun! Pero seryosa, kasi kami ni Amanda, pag nag-aaway kami, pinagluluto ko lang siya. Ang pinakamamahal kong rosaryo noon, binibigyan ko lang ng isang kaing ng bulaklak. Oh. Ako naman, pag nakikipag-date, candlelights lang, kataluna, and my killer smile. Hindi yan uubra kay Agnes. Hindi yan uubra sa may loves ko. Eh, baka naman kasi ayaw ni Agnes ang solo number. Hindi ba mas masaya siya pagsama-sama lahat? Dapat alam niya na yung kanta. Eto na po! Magkape po muna tayo! Ay, sinabi ko na maduro na kayo. Ay, makatulog. Nakatangang kayo. Wala pa ang daday mo. Magpahinga ka na. Nakinantok na kami. Sigurado po kayo, Kasebio. Ayaw niyo po magkape? Ayaw pa. Isa pa yun. Kaya kailangan. Hello, Pang? Okay naman po kami dito. Kayo po. Kayo po ang mag-ingat ni Mang Damian dyan. Malayo pa ang biyahe niyo. Opo, magpapahinga na po. Sige po. Good night, Pang. Love you.
sana ay kapiling ka sa tuwing sulyap ko, sa liwanag ng bituin, naaalala kita. Ang yakap mo at halik ko tuwing ay sa araw-araw ay panaginip ka. Lumuluha ko sa pagtulog ko, nangangamba sa pagdating ng umaga. Muli na naman ako'y nag-iisa. Sa araw-araw ay hey! Panaginip ka. Lumuluha ako sa pagtulog ko. Nangangamba pagdating ng umaga. Sana naman ika'y kapiling na. Epek-per ba ito? Sige na. Salamat po ah. Nak! Bye, sige, po. Sige. Bye, po. Yeah. Night, Superman, good night. Magagamit ito sa mas ko, ah. Ropa Pips! Ano nagawa mo rito? Ika, buka. Mag-usap tayo. Ropa Pips, waipe ka. Medyo sintunado ka kasi kumante. Mahirap kasi yun pasahin si Maylabs eh. Kasi marunong na siya magluto, maglaba, maglinis. Kaya wala nang ipikyam ang ginawa mo eh. Ano kayang magpapasaya kay Maylabs? Balang araw, makikiray na ng istroberiya ka. Kung makikita ka lang ng mama mo ngayon, tutuwa yan dahil matutupad na yung pangarap niya. Kasi ako, chicken lang, solo na. Nick, nakakali ka na. Gabi na. Oh, itong marasol ko. Sige, bye-bye. Roma Pips. Ingat ka, ha? Sige, ingat. Good night.